What's up guys? Kamusta kayong lahat? Magandang tanghali. At narito po ako ngayon para po mag-review po ng panibagong phone na matagal na nating ginagamit pero hindi siya kamahalan. Pero nabibili po siya sa online store tulad ng Lazada o Shopee. Pero minsan pa iba-iba ng price pero kayo nang bahala kung masaya pagka nakabili na kayo. Ito ay tinatawag na Lenovo K5 Play. So today, ang pag-uusapan natin ay ang Lenovo K5 Play. Ito ay isa sa mga paborito kong phone na masarap paglaruan lalo na kapag gusto mong makatipid. Mura-mura lang ito. Nagkakahalaga lang ito ng mga halagang 5,190. Minsan may iba-iba ng presyo. Pero alam ko sa ibang mga website o sa ibang mga online store, naka-sale na ito. So, ganyan siya. Lenovo. Nakikita niyo yung kanyang screen. So, ganyan siya. Guys, kung gusto niyo palinawin, ayan. Smooth din naman siya eh. So, ganyan siya kaninaw. Ayan. So, ganyan ang feature niya, guys. No? Kung pupunta kayo sa kanyang screen, pwede niyo, ito yung kanyang app or app cabinet niya. Ayan, makikita niyo yung mga icons niya. Ayan. So guys, no, may mga naka-install na mga application ako dyan. So importante lang lagi yung may Facebook. O meron kayo mga social media, may browsers. Ayan. May Mobile Legends. Mamaya papakita ko sa inyo paano ka-smooth maglaro ng Mobile Legends dito. At nilagyan ko na rin ito ng Wild Rift para makita nyo yung pagka-comparison ng game na ito. Dalawang sikat na 5x5 game. So siya nga pala, reviewin natin to. So guys, ito yung kanyang SIM tray. So, pwede niyang gamitin either dalawang SIM o pwede namang isang SIM o dalawang micro SIM. Pwede isang micro SIM lang. Pwede niyang gamitin ng isang micro SD card. So, simple lang. Ganyan lang. Slide lang siya. Ito sa kanyang SIM slot. Ito kanyang SIM tray. Yan. Pasok niya lang. Slide lang. At yun lang. Ganun kadali lang. So, yan. Kanyang fingerprint sensor. At dadako tayo dito sa specs niya. Ayan guys, no? Ang kanyang model ay nasa Lenovo L38011. Ang kanyang CPU ay napaganda naman. Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core. Internal memory nasa 32GB. At ang available ngayon ay nasa 12 na lang. 12.10 kasi nilagyan ko na maraming games. Alam mo naman na ako gamer. So, ang kanyang RAM, fair enough, nasa 3GB. So, ayan, nakikita niyo yung version niya. Ang kanyang version ng Android ay nasa 8.0 or Oreo. Alam mo naman, pagka Oreo, masarap. Idang sa milk. So, ayan, ang kanyang Android security patch level ay last July 1 pa ng 2018. Ayan. So, madi-describe natin dito sa kanyang nirelease siya noong April 2018. So, ang bigat niya ay nasa 155 grams. Meron siyang dimension na 153.8 by 72.6 by 7.9 millimeter. So, ang kanyang SIM card slot ay mayroong hybrid dual SIM, may nano SIM at pwede rin siyang nano SIM at isang micro SD card sa loob. So, ang kanyang LCD, huwag kayong mag-alala. Pwede naman natin taas ang kanyang brightness. Maliwanag naman. At IPS LCD nga pala siya. Polymer screen. At ang kanyang size ay nasa 5.7 inches, 83.8 centimeter. Ang kanyang resolution ay nasa 720 by 1440 pixel or 18 by 9 ratio. So, ayun no, nakakatuwa naman siya at nasa octa-core 1.4 GHz. Kahit na ganyan yan, octa-core pa rin yan. Mumultiply mo by 1.4 GHz, Cortex A53, makakapaglaro ka na ng decent game. Kung pag-uusapan natin ang tanggal ng kanyang buhay o ang kanyang battery kapag gumagamit kayo ng phone ay nasa 3,000 mAh non-removable battery. So, itong phone na to ay may 3 color variation. Meron siyang black, gray, at blue. Alright, so ang price nito, makikita nyo minsan
4,000, meron 5,000, may 5,190 online. So, kayo nang bahalang bumili online kasi kailangan din nating mag-ingat, lalo-lalo na sa mga bogus sa online. So, mag-ingat kayo guys. So, itong phone na to na bili ko, legit to guys. So, tara, start na nating i-check ang mga games na paborito natin dito. Lalo na ang Mobile Legends. So guys, no, actual to, no. Palinawin lang natin ng camera para makita niyo maigi tong nilalaro ko. Ayan. Diba? Guys, no, kapag tinitingnan niyo sa video, akala niyo lang na mabagal siya, pero ang totoo niyan, mabilis siya talaga, smooth siya. So ayan, no. Actually, nasa settings ko ganito ang settings niya. Yan. Nasa smooth siya. Pero kung ilalagay nyo sa high, pwede rin. Yan. So, tignan nyo yung pagkakaiba, no? Pero, malinaw pa rin talaga siya, guys. Malinaw pa rin. Kasi, kapag binili nyo to, guys, makikita nyo yung talagang actual game compared dito sa video na nakikita nyo. Pero, talagang malinaw talaga siya. Promise, guys. Yan. Yan, no? Ang galing talaga ni Mia, no? Paanahan ng paana. Kanang-kana talaga. Ayan. Diba? Sarap maglaro ng Mobile Legends kapag ang phone mo very smooth sa kamay. Smooth din ang kanyang video. Pero to guys, yung actual video na nakikita nyo. Ayan. Ayan. So makikita nyo guys, no? Very smooth din siya. Guys, nakaka-excite laruin to. Medyo nagpapawis yung aking kamay. Pero guys, sa totoo lang, yung nakikita nyo actual na video na to, no? Mas malinaw talaga. Kasi kapag ka nilaro nyo talaga ito sa K5 Play na Lenovo, smooth talaga siya, promise. Sa Snapdragon 430, hindi kayo magsisisi. Kahit na ganyang kababa yung Snapdragon version, pero sa bilis naman ng processor nyo, sulit naman. Ayan. So, tinamaan ko yung kalaban, no? So, parehas naman siya halos, pero ang kagandahan lang dito sa Wild Rift ay syempre original gameplay niya ay nasa LOL. Ayan, so palinawin lang natin ng kaunti itong screen. Ayan guys, no. So, madali lang siyang controlin para ka na naglalaro ng Mobile Legends. Ayan, parehas din siya halos. Ayan. Okay, no. So guys, ang settings nga pala to, papakita ko rin sa inyo. Bali guys, sinight ko na nga pala to sa, ano, sa mid lang. Hindi ko na to hinay settings. Kasi alam nyo naman guys, ang graphics nito, medyo mas mataas ang graphics nito kaysa sa Mobile Legends. Kasi makikita nyo yung mga animation ng mga characters. Ayan. Masasabi ko sa tugtog niya, medyo nakakaantok. Dahil yung orchestrang type ng tugtog niya. Ayan. Medyo classic ang dating ng music niya eh. Ayan. So may enjoy yan to guys, kahit na ganito kaluma tong phone na to, last 2018 pa to ni-release, na-enjoy ko pa rin laruin to, kahit sa mga bagong games dyan. Ayan o, oh. Ayan guys, no, ayan o, oh. So alam nyo na yun guys kung sino yung mga katumbas na mga characters nyan sa Mobile Legends, yung mga nakikita nyong characters sa Wild Rift, halos sa parehas din. Tayo mga kabataan na matagal na nang naglalaro ng Mobile Legends, kapag naglaro ka nitong Wild Rift, magugustuhan mo rin talaga. Pag nagsawa ka ng kaunti sa kabila, balik ka dito. Kung ayaw mo na dito, balik ka sa kabila. Ganun lang yun. Pero depende na rin sa taste ng mga kasama mo kung saan nyo gusto maglaro. So mga guys, no, yan, makikita nyo yung camera. Pwede naman natin palinawin tong camera na tong phone na to. Yan guys, actually yan ang kinukuha kong camera ngayon, yan, view na yan. So siya nga pala guys, ang camera niya dual, pagdating sa kabila meron siyang dual camera. At yan, autofocus din naman siya. Pindutin-bitin nyo lang yan, ma-autofocus siya. Pag na-autofocus na, kung ano yung pinakamagandang view na nakuha niya, automatic. Tapos syempre, kung gusto nyo na mag-selfie, natural lang na dito sa murang halaga ng phone na to ay meron siyang 13 megapixel. Ayan. At yung kabila ay 2 megapixel. So, 13 megapixel and 2 megapixel dito.
sa kanyang depth. So autofocus niya yung 13 megapixel. So dito naman sa harap ay merong 8 megapixel. Ayan. So ayan guys, no? Kunan natin ang isa. Ayan guys. Ayan yung kanyang pagkakakuha sa camera. Ang linaw guys, promise. Ayan o, focus natin o. O, kahit i-focus nyo guys, malinaw pa rin. So ganyang kaganda ang Lenovo K5 Play. So tandaan natin, mura lang yan. Kayo nang bahala maghanap sa online, kahit sa online store, Lazada man yan or Shopee. Kayo nang bahala maghanap. Hanapin nyo na lang yung nagbebenta na tunay at hindi bogus. So guys, ingat kayo, okay? So guys, ito no. Sinubukan ko mag-take ng video. Play natin. So ganyan siya guys, no. 1080p at 30 frames per second ang kanyang speed. So ganyan siya. So guys, no. So to wrap up this video, hanggang ngayon, sale pa rin ito sa Lazada at sa Shopee. Kayo na lang bahalang umusga kung anong price, pero mag-iingat kayo, maraming bogus. At piliin nyo ang tamang presyo, kausapin yung seller. Mag-ingat kayo sa pagbili ng phone, lalo na sa mga nagreklamo sa mga pagbili nila dahil sobrang mura. Huwag kayong maniniwala sa sobrang mura. At guys, pag-aralan nyo muna, magdalawang isip at para hindi ma-bogus. Alright, so hanggang dito na lang ang video. Sana nagustuhan ninyo ang video na to. Meron pa tayong mga susunod na re-reviewin ng mga phones. At by the way guys, sulit ito, promise. Itong phone na to, matagal ko na rin to ginagamit at matagal na rin nilang ginagamit itong phone na to. Sana nagustuhan niyo itong video na to at paki-click na rin ng like and subscribe and click on the bell icon. Click on all so that you always be updated to our next video. Hanggang dito lang guys at ingat kayo. God bless and take care.